Yan, isang pagpalang oras po, no, mga kapatid. Ito po ang inyong abang lingkod, Brother Romel A. Palma, ng katotohanan natin pag-usapan. At ngayon, mga kapatid, masusubaybayan nyo na at matutunghayan nyo na ang ating pong programa. Ito po ay tungkol sa katotohanan na ating pong pag-uusapan. Sabi nga ng ating Panginoon, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Juan 8:22. Nawa ay patuloy po tayo sa pagsaliksik, sa pag-share, sa pagbabahagi po ng ating maliit na ministry or na YouTube channel na ito. Mapagpalang oras po at nawa po palain po kayong lahat ng ating Panginoon. Yan, sa pagpapalang oras po sa lahat po ng mga nakikinig na kasubaybay po sa atin. At pagpasensyaan nyo na po mga kapatid dahil nawala po yung ilalive natin sana ito. Pero nawala po tayo dahil sa internet interruption. Nawala po yung ating internet. The reason why I make this recording, na nire-record na lang po natin ngayon para after this recording ay mapapanood po ninyo. Ito pong ating napakagandang topic ko ngayon na ating pong tatalakayin sa pagkakataong ito. So ito po mga kapatid, no, ay hango o kinuha po natin sa isa sa mga comment po ng ating programa. So bago pa yan, no, mga kapatid, muli ay umbisahan natin ito muli ng isang panalangin. The Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. The kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our bread and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for sinners now and at the hour of our death. Amen. And glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. And Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay? Muli, sa magpagpalang oras po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo, nang nakasubaybay ngayon dito po sa ating YouTube channel na katotohanan ating pag-usapan, sa ating Facebook page na Cap Talks, no? Ito po, muli, inyong abang lingkod, Brother Mel Palma, ng katotohanan ating pag-usapan. At ngayon po ay atin namang pagsasaluhan o pag-uusapan itong tungkol sa comment dito sa ating YouTube channel na may nagsabi na hindi daw si Kristo ang nagtatag ng Catholic Church, no, na pinasisinungalingan yung ating claim, which is makikita natin ngayon mga kapatid sa ating pagsasaliksik, sa ating pag-aaral, na kung ano ba talaga yung basehan natin, bakit tayo talaga ay firm sa ating paniniwala na the Catholic Church ay founded or tinatag talaga ng ating Panginoong Hesukristo. Yung ating mga kapatid na nagki-claim yan, mga kapatid, ay always using the chapter and verse in the Bible. They are scripture alone or Bible alone, mga kapatid. So, titingnan natin kung tama ba yan na paniniwalaan natin yung claim na hindi si Kristo yung nagtag ng Catholic Church, kasi yan, hindi mababasa sa Bible, mga ganoong mga claim. Titingnan natin, mga kapatid, ano ba yung proof natin, no? Bakit ba naniniwala talaga tayo na yung ating simbahan ay tatag talaga ng ating Panginoong Hesukristo? Ito po kasi, no, napansin ko yung comment nito ni Elder Sake, no. Kung nanonood ka po ngayon, kasi matagal na ito na palaging nagko-comment po sa atin. One of our live nakapag-comment din po ito. Pero hindi naman po mapasok sa punto por punto upang makipag discussion, no. Sabi niya, patawa-tawa pa siya, sabi niya, either shake dito, hihihi, pinipilit niya talaga na si Kristo ang nagtatag ng Katoliko. Yan, pinipilit daw natin yan, mga kapatid. At hindi ba niyo napansin na ginagawa niyong karumaldumal ang pangalan ni Kristo? Di ba ginagamit niyo rin yan sa exorcism niyo? Gumagamit kayo ng pangalan ng Ama, pero humihingi kayo ng panalangin kay Maria. Nanalangin kayo sa Diyos, pero yung Diyos siya pa na sabi niya na pinanalangin na ng natin daw ay small letter D. So, alam naman natin sa mga nakakaalam talaga ng grammar, even in Tagalog, ay yan ay tumutukoy sa hindi tunay na Diyos, no?
Yan pa lang, sa claim niya pa lang, eh, mali-mali na siya. Pero nakatunga nga kayo sa rebolto. Yan, no? Ibig sabihin niya, tatagbayan ni Kristo. Sa Matthew 16:18-23, itinatag ni Kristo ang kanyang iglesia sa pamamagitan ng saksi. Oh, saksi, parang Jehovah's Witnesses, ha? Na si Pedro. Pero hindi si Pedro ang kausap niya. Yan. Hindi daw si Pedro ang kausap niya yung itinatag niya ang simbahan. Ginawang papa ng simbahang Katoliko si Pedro na kahit alam nila na si Pedro ay tao lang. Titingnan natin mamaya kung ano yung papatunay natin dyan. Bakit hindi si Kristo ang papa nyo? Dahil siya naman ang nagtatag ng iglesia. Si Kristo ang pinakapunong pare at ulo ng iglesia. Pero bakit si Pedro ang ginawa ninyong Vicarius Christi? Nag-iisip ba itong taong to? Bakit daw si Pedro ang ginawa nating Vicarius Christi? Dahil si Kristo daw ang pinakapunong pare. Kung nag-iisip ang taong ito, hindi niya sasabihin ito. Pag sinabi kasi natin, mga kapatid, na Vicarius Christi, ibig sabihin Vicar of Christ, no, kahalili o substitute o successor, no, ng ating Panginoong Hesukristo. Pero yung kanyang pinipilit talaga, no, bakit daw hindi si Kristo? Dahil bakit daw si Pedro? Dahil tinatawag pa nating Vicarius Christi, bakit hindi daw si Kristo? Eh, tatawagin mo bang Vicarius Christi si Kristo? Eh, siya na nga yung Kristo. No? Kung nakakaunawa at nag-iisip talaga ang taong to, so hindi niya sasabihin yung bagay na yan. Sabi niya, samantalang si Kristo ang kahalili ng Diyos dito sa lupa. Yung Diyos siya pa dito sa lupa, small letter din naman. So ibig niya sabihin, si Kristo ay Diyos, pero hindi tunay na Diyos. Diyos-Diyosan lang para sa kanya si Kristo kasi small letter din naman. Grammar wrong again. No? Tinawag niya siya, tinawag nga siya, anak ng Diyos, no? Anak ng Diyos, pero small letter din naman, in grammar, wrong pa rin. Anak naman siya ng hindi tunay na Diyos. Dahil siya ang larawan ng Diyos. Ito yan, hindi talaga tunay na Diyos yung inibig sabihin ni Elder Sake, no? Elder Sake, no? Pasensya na po, pero kailangan mo po sigurong ayusin yung grammar mo sa pagsusulat po dito, no? Yung hindi, ito nga, ini-emphasize nga nito, hindi ba yung H nga niya ay naka big letter? Yung ang niya nga ay naka big letter nga yung A. Yung hihihi niya nga, naka-big letter yung H. So, pero pagdating dito sa grammar, dito sa Diyos, naka-small letter D. Nangangahulugan yan, mga kapatid, na ang tinutukoy niya ay hindi tunay na Diyos. So, hindi maling-mali na po sa turo at aral po ng ating simbahan yan. Ngayon, bakit ba kayo naniniwala sa Bible Scholar? Ito yung napakagandang sinabi niya. Bakit daw yung Katoliko ay naniniwala sa Bible Scholar? Ibig sabihin, ang taong ito nagbabasa lang ng Biblia without quoting the scholar in the Bible. Ibig sabihin, ginagawa niya yung kanyang sarili na Bible scholar. Naku, delikado yan, mga kapatid. Kung ang pag-aaral nila ay para lang sa literal na pag-unawa, hindi nila yung Bible scholar daw, literal ang pag-unawa ng Biblia. Pero siya mismo, in-interpret in the literal way yung Biblia. No? Hindi nila maintindihan na ang Diyos ay espiritu. Yung Diyos na tinutukoy niya, hindi naman tunay na Diyos. Kasi wrong grammar naman ulit. Kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. Itong sinasabi niyang sasambahin sa espiritu at katotohanan, this is referred to the true God. Pero yung tinutukoy niya, hindi totoong Diyos. No? Kung nagbabasa kayo ng Biblia, makikita niyo yung difference, yung pagkakaiba, mga kapatid, sa sinasabi niya dito, sa sulat niya o sa comment niya, doon mismo sa nakasulat sa Biblia. Maling-mali po siya. No? Ang inyong scholar sa Biblia ay sumusulat base lang sa kanilang sariling interpretasyon. Base daw sa sariling interpretasyon, yung scholar daw ng simbahan natin sumusulat. Pero base sa anong interpretasyon naman siya nagbabasa ng Biblia, no? Base sa kanyang sariling unawa, siyempre. At kumukuha sa ibang referensya ng kinuha din sa ibang referensya. Natural, yan ay pagpapatunay, proof 'yon, no? Ebidensya 'yon na kailangan talaga, hindi na basa na ako ng kapitulo bersikulo ako na mag-interpret. Wrong, no? Kailangan talaga merong scholar to guide us. Kasi hindi po natin pwedeng basta na lang, no? Pakialaman yung Biblia. Kasi yung Biblia ay very mysterious yan. And may context po yan. Yung mga Bible scholar, tinawagan silang Bible scholar kasi sila po ay nag-aaral sa Biblia. Yung mga nagpapaka-Bible scholar, sabi nga sa saying, a little knowledge is very dangerous. Tama naman po yun. Kapag nakabasa lang ng kapito versikulo, ay kaagad nang nakiklaim na sila yung superior, no? Superiority. Kumbaga yung kanilang ginagawa po dito, no, mga kapatid. Now, sabi niya pa, no,
Ayan, hindi nila maunawaan ang spiritual dahil binulag ng Diyos. Ang nagbulag pa na Diyos ay hindi naman tunay na Diyos. Nung nang, yung lang niya nga ay big letter yung N. Pagdating sa Diyos, wrong grammar naman siya, ibang Diyos naman yung tinutukoy niya. Ang kanilang mga mata, binulag daw ng hindi tunay na Diyos ang mata ng natin. Okay lang 'yun kasi ito, hindi naman yung tunay na Diyos, pero yung tunay na Diyos ay nagpapakita sa atin ng buong katotohanan, mga kapatid. Sapagkat ang mga matatalino ay ginawang mangmang ng Diyos. Unawain nyo. Yan, sabi niya, sabi ni Elder Sheik. Ito na mga kapatid, no? Pupunta tayo dito kasi yung pinaka heart sentro ng kanyang mensahe o komento ay tungkol sa pagtatag ng simbahan ng ating Panginoong Jesucristo, and dito ay opposed po siya. So titingnan natin mga kapatid, ha. Babasa tayo with the reference, no? With the reference. Bakit with the reference mga kapatid? Kasi hindi lahat ng mga katotohanang katotohanan or yung full truth ay mababasa natin sa Biblia. No? Hindi lahat ng katotohanan ay mababasa natin sa Biblia. Even the Bible said, no? At napapatunayan mismo ito kahit yung Biblia ay nagpapatunay na hindi ka dapat mag-rely lamang sa kung ano yung nakasulat sa kapitulo bersikulo ng Biblia. Basahin natin yung 1 Timoteo 3:15. Upang kung hindi man ako makarating agad ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay, sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. So ano yung haligi at saligi ng katotohanan? Hindi po sinabi na Biblia yon. Sinabi po dyan, simbahan yon, iglesia yon. No? Kaya nga yung simbahan natin, meron tayong tinatawag the church magisterium, which nagtuturo po sa atin na ito yung katotohanan. So hindi po tayo nagbabase lamang sa scripture alone kasi maling-mali po na makabase lamang tayo sa Biblia lamang. No? Maling-mali po 'yon. Kasi marami yung nagko-quote po ng kapitulo, bersikulo sa Biblia pero maling-mali naman po yung kanilang mga pagkaunawa, no? Maling-mali po. Kasi kung titingnan natin naman yung tungkol kay ano, no? Tungkol kay eto, tungkol kay San Pablo, sabi ni San Pedro dito, no? Kasi yung mga nagbabasa lamang ng Biblia, delikado 'yan kasi ito yung danger na sinasabi o sinabi ni San Pedro dito. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito lagi niyang paalala. May ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain. Yan, si San Pedro mismo nagsasabi niyan at binibigyan ng maling kahulugan. Binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Mangmang talaga at magugulo yung pag-iisip ng nagbabasa ng Biblia, kapitulo, bersikulo, bibigyan ng pangkahulugan. No? Ganyan din ang kanilang ginawa sa ibang mga kasulatan. Yan, ibang mga kasulatan. No? Ibig sabihin, yung epistle ni San Pablo, minamali yung pagkaunawa, no, ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. At hindi lang yung epistle ni San Pablo, pati yung ibang kasulatan. No? Even quote sila ng Old Testament, Exodus 20 verse 4 daw, Katoliko yung tinutukoy na bawal daw yung pagpagawa ng imahin, mali yung pagkaunawa. Kaya tamang-tama, tugmang-tugma. Yan. Ganyan din ang ginawa nila sa ibang kasulatan, kaya nga't ipinapahamak nila ang kanilang sarili. Yan. There's a warning. Pinapahamak nila ang kanilang sarili. Sabi pa dito, no? Ngayon ito'y alam na ninyo, mga kapatid. Dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Yan. May mga tao talaga na ganito, no? Sa gayon, hindi kayo maititinag sa inyong mabuting kalagayan. Yan. Itong si Brother Elder Sheik na ito, tugmang-tugma talaga yung sinabi ni San Pedro sa mga nagbabasa lamang ng Biblia, no? Na minamali yung pagkaunawa sa verse 3 verse 16 ng ikalawang Pedro ay klarong-klaro doon, mga mangmang talaga, no? At magugulo yung pag-iisip,
ng mga nagkukot lamang at inuunawa sa kanilang sariling pagkaunawa, yung Biblia. The reason why, mga kapatid, ay delikado at iwasan natin na tayo ay mag-Bible alone lamang, mga kapatid. Ito, kaya nga tayo gumagamit ng reference. Tingnan natin sa reference kung ano yung sinasabi o sino talaga yung founder ng Roman Catholic Church. Okay, o nung Katoliko. Ito pa yung source natin, no? Source natin, yan sa wikipedia.org. /wiki/catholic_church. Ito yung sinasabi dito. The Catholic Church, no? Pag sinabi natin Catholic Church, also known as the Roman Catholic Church. Pag sinabi natin Roman Catholic Church, synonymous lang yan ng Catholic Church. Isa lang yan. Kasi meron tayong narinig, iba daw yung Catholic Church, iba din rin Roman Catholic Church. Nako, ang gulo-gulo at hindi talaga nag-aaral ang mga ganyan, mga kapatid. Sabi dito, is the largest Christian church with 1.3 billion baptized Catholics worldwide as of 2019 record. As the world's oldest and largest continuously functioning international institution, it has played a prominent role in the history and development of Western civilization. The church consists of 24 particular churches and almost 3,500 dioceses and in parishes around the world. The Pope, who is the Bishop of Rome, is the chief pastor of the church. The Bishopric of Rome, known as the Holy See, yan yung Santo Papa natin, is the central governing authority of the church. The administrative body of the Holy See, the Roman Curia, has its principal offices in Vatican City. Kaya nga nandoon yung Santo Papa natin. A small enclave of Rome and of which the Pope is head of state. Yan. The core beliefs of the Catholicism are found in the Nicene Creed. The Catholic Church teaches that it is the one holy, Catholic, and apostolic church, ito na, sa Wikipedia ito ha, founded by Jesus Christ. Yan. In His great commission that its bishops are the successors of Christ's apostles. Clear. Klarong-klaro, mga kapatid. Founded by Jesus Christ. Itong one holy, Catholic, and apostolic church, which is, this is the Roman Catholic Church. Yan, or the Catholic Church. Yan. Sabi pa dito, dagdag pa, and that the Pope is the successor to St. Peter. Yung mga Pope na dumaan sa simbahan, which is the successor of St. Peter, and we believe also that St. Peter, no, is the vicar of Christ, no? Kasi sa kanya ay pinag-habilin yung simbahan. Upon whom primacy was conferred by Jesus Christ. Yung primacy talaga ni San Pedro ay talagang pinatotoo ng ating Panginoong Hesukristo na siya, sa kanya talaga yon. Kaya nga siya yung unang Santo Papa ng ating simbahan. It maintains that it practices the original Christian faith taught by the apostles. Ito, yung simbahang Katoliko pala, take note ha, ayon sa Wikipedia, it maintains that it practices the original Christian faith. Pag sinabi nating original Christian faith, meron pong fake Christian faith. And that's the claim of our brethren na hindi po Katoliko na nagtuturo. Yan. They are the fake Christian faith. Huh? Ano po yung opposition or oppose ng o kabaliktaran ng original? Therefore, it is fake. Yan. Taught by the apostles, no? Preserving the faith, infallibility through scripture and sacred tradition as authentically interpreted through the magisterium of the church. Yung sinasabi ko kasi inyo kanina, mga kapatid, no? Binasa natin in the Bible in 1 Timothy chapter 3 verse 15 na yung simbahan talaga is the sole authority, no? Yung buong katotohanan ay makikita talaga sa simbahan. And sinasabi pa dito, mga kapatid, the Latin Church, the 23 Eastern Catholic Church, and institutes such as mendicant orders, enclosed monastic orders, the third orders,
reflect a variety of theological and spiritual emphasis in the church. Yan. Ayon po yan sa Wikipedia. Dagdagan pa natin mga kapatid, yung ating na-research dito sa Wikipedia pa rin. Karugtong lang yan mga kapatid. Ha? Kung gusto nyong i-check, i-verify yung akin pong pinagsasabi dito, nandyan naman po, nakikita nyo yung source. You can type, no, you can type, you can post the video din type to verify kung tama ba itong aking pinipresent sa inyo. Yan. Yung karugtong, kasi dito, no, eto kanina, the spiritual emphasis in the church, yan, of each, yung simbahang ito, meron tinatawag na seven sacraments. Yung simbahan pa lang ito na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, which is the Catholic Church, may pitong sakramento. Which is tugmang-tugma po mga kapatid sa ating simbahan. The Eucharist is the principal one celebrated liturgically in the Mass. The Church teaches that through consecration by a priest, the sacrificial bread and wine become the body and blood of Christ. The Virgin Mary is venerated as perpetual Virgin Mother of God and Queen of Heaven. She is honored in dogmas and devotion. Catholic social teaching emphasizes voluntary support for the sick and poor and afflicted through the corporal and spiritual works of mercy. Ito naman yung napakaganda po sa simbahang ito. Meron talaga itong impact. Ginagawang ganito na yung corporal and spiritual works of mercy. And stated in the Bible also, mga kapatid. Kasi yung maliligtas, yung kaluluwa, hindi yung may pananampalataya lamang. In Matthew chapter 25, you can check it, verses 31 to 46, sinasabi po dyan na yung na kapag dumating niyo second coming, ay yung ating Panginoon, Jesucristo, ay isi-separate yung mga tao, yung nasa left and nasa right. Yung mga nasa left ay mapapa-imperno, yung mga nasa right ay mapapalangit. Bakit ano ba yung ginawa? Is gumawa po sila ng tinatawag nating corporal works of mercy. Nagpakain sa mga nagugutom, nagpainom sa mga nauuhaw, nagbigay ng mga damit sa walang damit, bumisita sa mga nakabilanggo, sa mga nagkakasakit, binuksan yung kanilang tahanan sa mga dayuhan upang bigyan ng tulong. Yan, in short, they go or they do good deeds. Gumawa po sila ng kabutihan. With faith. No? With faith. Kasi, alam naman natin, sinasabi sa 1 Corinthians chapter 12, verse 3, na walang makakapagsabi na Panginoon sa ating Panginoong Jesucristo kung hindi siya guided ng Holy Spirit. And the Holy Spirit is, hindi po natin nakikita yan. And ayong pananampalataya, yung faith po ay believing, which we don't see. No? Paniniwala po natin sa mga sa bagay na hindi natin nakita, yan po yung Diyos na nanampalataya tayo. The reason why, tinanong po dito sa Matthew chapter 25 yung mga naligtas, no? Nagtanong po sila sa Panginoon, o kailan ba daw yung ating Panginoon nakita nila, na nagutom, no? Sinabi nila, kailan po namin Panginoon nakita ka naming nagutom. Ibig sabihin, they acknowledge our Lord Jesus Christ as Lord, meaning to say, they are guided by the Holy Spirit. Meron silang pananampalataya. Pero hindi sila nabuhay lamang sa pananampalataya, kundi gumawa sila ng mabuti. Yung mga nagugutom, pinapakain. Yung mga nauuhaw, pinapainom. Ibig sabihin, tumutulong po sila mga kapatid. Yung mga hindi tumulong, yung sa verse 41 to 46, ay napa-impyerno po yun. Everlasting punishment. Kasi hindi po sila concerned sa kanila pong kapwa. Wala, hindi sila nagpapakain, hindi sila nagpapainom. No? Wala silang pakialam. Bahala ka dyan sa buhay mo. Ganun lang. And, as we continue mga kapatid, no? Yan. Okay. Dito. The Catholic Church operates thousands of Catholic schools, hospitals, and orphanage. Yan. Gumagawa talaga ng ganito yung simbahan. Kasi ito ay papakita naman mga kapatid na ito ay authentic. Ito ay genuine naman. Pananampalataya natin. Ito, kung babasahin naman natin mga kapatid yung sinasabi dito sa Santiago, sa 1, yan, may totoo talagang relihiyon. At ang relihiyong ito ay yung tatag talaga ng ating Panginoong Jesucristo na nabasa natin dito sa ating reference. Ano ba ito?
Okay, basahin natin sa Santiago 1:27. Ayon dito, no? Ang relihiyon, na ang meron talagang binabanggit na Biblia tungkol sa relihiyon. Kaya ang mga nagsasabi diyan na religion, no, hindi pwedeng hindi makakatulong sa ating kaligtasan, you are very wrong. Kasi may nababanggit dito sa Biblia, hindi mo lang nababasa o napapansin ito. O baka nabasa, napansin mo, pero hindi mo tinatanggap ito. No? Kung sa King James Version yan, pure and undefiled religion, yun pa nakabasa dyan, no? Nakasabi dyan. So sa Tagalog, sa Magandang Balita Biblia naman, ang relihiyon na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito. Ano itong dalisay at walang dungis? Pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Itong last nito, pag-iingat sa sarili upang huwag mahawaan sa kasamaan ng mundong ito, ito po ang tinuturo sa ating simbahan kung bakit tayo mayroong mga saint, no? Sainthood, no? Pagiging santo, pagiging banal. Alam natin na hindi tayo magiging perfecto sa loob ng 24 oras, pero tinuturoan po tayo kung paano po tayo maging banal, no? Pagpapakabanal. Kasi yan yung pinakagusto po na mangyari sa atin. Ito po ay nagpapakita talaga, naturo talaga ng simbahan natin yan. At pansinin natin, pagtulong sa mga ulila, sa mga byuda, sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili. Yan. Orphanage. Kung papansinin po natin mga kapatid sa ating reference dito, yan, tumutukoy talaga sa simbahan natin yan. Dagdagan pa natin mga kapatid sa pagpapatunay. Una, kinuha natin o hinango natin mga kapatid sa Wikipedia. So, tingnan naman natin sa iba pang mga reference. Dito naman tayo sa Britannica Concise Encyclopedia. No? Kasi, sinabi kanina ni Elder Sake na ginawa natin daw si San Pedro na Santo Papa. Tingnan naman natin ngayon sa legit reference natin dito sa Revised and Expanded Edition, Britannica Concise Encyclopedia. So, dito sa page 1481, ano po yung mababasa natin dito? Peter the Apostle, Saint. Yan ha? Yan po ay Britannica Concise Encyclopedia, page 1481, no? Revised and Expanded Edition. Babasahin natin. Siya ay recorded in 64 AD in Rome. Disciple of Jesus, recognized, yan, Disciple of Jesus, recognized as the leader of the 12 apostles. Even the history can say kung sino si Apostol Pedro. Siya ay recognized as the leader of the 12 apostles and disciple talaga siya ng ating Panginoong Hesukristo. Jesus called him Cephas. Yan. Ano yung Cephas? Aramic for rock. Aramic word yan ng rock yung Cephas. Rendered in Greek as Petros. Ito naman mga kapatid, ay nakarinig ako ng isang mangangaral, no, na sinasabi niya, napaka-imposible daw na si San Pedro yung tinutukoy na pinagtayuan ng simbahan kasi kasi nagmatter daw yon sa gender. Petros and Petras, feminine and masculine. Which hindi niya alam na yung ating Panginoon ay nagsasalita in Aramic language, which is sinabi niyang Cephas. Ibig sabihin ng Cephas, rock. Yan. And said upon this rock, kay Pedro mismo, addressed into Peter o Saint Peter, I will build my church, yan, itatayo ko ang aking iglesia. In Matthew 16:18, na mababasa po natin mga kapatid, yan in sinight kanina ni Elder Sake na sinabi niya ginagamit pa daw ito na ganun na found na dito daw ay tumayo daw ng simbahan si Panginoong Hesukristo, pero hindi daw yung Catholic Church. Pero dito mismo sa Britannica Concise Encyclopedia, nagpapatotoo naman about the connection of Peter the Apostle and Saint sa ating Panginoong Hesukristo, which our Lord Jesus Christ, no, siya mismo ang inatasan o sa kanya mismo ibinigay yung honor na ma-build yung simbahan ito.
When Jesus was arrested, according to the biblical account, Peter denied him three times, as Jesus had foretold. Accounts of Peter's life and ministry rely on the four Gospels. The Acts of the Apostles, and the Epistles of Peter, and the Epistle of St. Paul, Peter worked with Paul in Antioch. Yan. Napakalaking katotohanan ng sampal. Kaya nga, yung first Christians, no? Sa Acts 16, sa Acts of the Apostles, tinawag na first Christian yung mga Kristiyano doon mismo sa Antioch. Which, ito pa lang, si San Pedro at si San Pablo ay nagkasama doon mismo. Yan, yung napakalinaw na katotohanan. And the Epistle of Paul and Peter, sabi dyan, Peter worked with Paul in Antioch and later carried on the missionary work in Asia Minor. According to the tradition, he eventually went to Rome where he suffered martyrdom by being crucified upside down. St. Peter Basilica is said to have been built on the site of his grave in Rome. Yan, yung pinaniniwalaan talaga, even this Britannica Concise Encyclopedia, nagsasabi talaga na yung labi ni San Pedro nandoon mismo sa St. Peter Basilica. Which is, yan yung simbahan na makikita natin klarong-klaro, nagpapatunay o nagpapatotoo, tatagyan ni Kristo. In Roman Catholicism, he is regarded as the first in the unbroken succession of popes. Yan, hindi to bias yung kanyang pagkakasulat dito sa encyclopedia ito, mga kapatid, ha? Jesus promised to give him the keys of the kingdom, led the popular perception of Peter as the gatekeeper of heaven. The Roman Catholic Church celebrates five feast days in honor of Peter, and in each the name of Paul is associated. Yan. No? Klarong-klaro na po yan, no, mga kapatid. Nakita natin yung napakaklarong katotohanan dito. Na yung ating simbahan, itong Roman Catholic Church is really founded by our Lord Jesus Christ. Okay? Yan. Dagdagan pa natin. Maliban dito sa Britannica Concise Encyclopedia, meron pa tayo, mga kapatid, na isa pang ipapakita sa inyo na reference, no? At saka sa mga gusto nga po pala, no, na maka-avail ng PDF copy nito, meron po ako. You can send me through my email, 29pirumel29@gmail.com. So, send nyo lang po yung message nyo, email nyo lang po ako, at mabibigyan po kayo ng kopyang ito. Ito pa. The Religion's Book, Big Ideas, Simply Explained. Ito ay hindi ito bias naman. Walang imprimatur yan. So, ibig sabihin, ay kailangan na, kailangan ito na paniwalaan natin. Yan, mga kapatid. Yan. Kaya ngayon ay sisilipin natin yung ating pong referensya na The Religion's Books. Yan. Ito po ang patunay na hindi po ito bias na libro. At titingnan natin dito ngayon sa reference na ito kung ano yung explanation nila tungkol naman sa Catholic Church. Nakikita po natin dito ngayon, mga kapatid, no, sa page 202 at 203. Yan po yung diagram o pagpapakita po ng mga taon kung saan ay dito nag-umpisa sa pagkasilang sa ating Panginoon sa 4 BCE. Or before Christ exist. At saka sa year 26 CE, Christ exist na, nabaptize o binanyagan po yung ating Panginoong Jesucristo. In 36 CE, Jesus Christ crucified by Judea's Roman rules. Christian below that he believed that he rise again 3 days later and ascend to heaven. Yan. Kung titingnan po natin dito, mga kapatid, yung diagram na ito, ay napakaklaro naman na yung ating Panginoong Jesucristo, yan,
In Roman Judea, he is believed by Christians to be the Son of God born to the Virgin Mary. Yan. Isinilang po siya no, ng ating ng Birhen Maria. Ito po ay history na mismo ang nagsasabi na ang sumilang sa kanya ay birhen din, na pinaniniwalaan din ng ating mga ng ating pong pananampalataya. Kung titingnan natin yung time frame, yan, tingnan natin yung time frame. Dito po sa 46 to 68 CE, all but one of the apostles, John, are martyred. Lahat ng mga apostoles sa year 44 to 68 CE ay pinatay po, no? Martyred po sila, maliban lamang kay Juan, the evangelist or the apostle. In 313 CE naman, Roman Emperor Constantine, yan, issues the Edict of Milan allowing the Christian faith to be freely practiced. Ito yung claim ng mga Protestant na mga kasamahan o mga kapatid natin, na dito daw sa year na ito, itinatag yung Roman Catholic Church. Very wrong. Kasi, hindi pa Kristiyano dyan eh. Si Constantino. Hindi pa siya Katoliko during those time. Naging, na-convert lang nga siya in the year 313 CE. Yan. And after the conversion, the Nicene Creed is established at the Council of Nicene and later ratified as the Universal Creed of the Christian Church. Yan. In 380 CE naman, Christianity becomes the official religion of the Roman Empire. Ito ah, naging official religion naman ng Roman Empire yung Christianity in the year 380 CE. Yan, ito. Converts include Augustine of Hippo. Yan, dito rin sa mga taong ito, no, na-convert si Saint Augustine of Hippo, na tinuturing din ng simbahan ng isang church father, no, na napakaganda yung naging buhay niya. And dito pa lamang pala, no, yung Christianity naging official religion ng Roman Empire. Kaya nga, yung Christianity ito, ito itumutukoy, titingnan natin mamaya kung sino yung Christianity ito, kung tinutukoy ba ito ay Protestant Christian o yung Roman Catholic Christian. Titingnan natin mamaya yan, mga kapatid. During the Great Schism, pag sinabi ting schism, yung dalawang church, no, na yung isang church ay parehas yung paniniwala pero hindi lang niya tinanggap yung Roman Pontiff, yung Pope. Christianity is divided into Western, yung Western po yung Roman Catholic and yung Eastern Orthodox branches. Eto naman, sa year 1095 to 1291, the crusade is launched by the Catholic Church to recapture Jerusalem from Muslim occupations. Yan, sinakop kasi ng Muslims yung Jerusalem, kaya they make their move na makuha po yun, no, yung area o yung lugar na sinakop ng Muslims. In year 1274, Thomas Aquinas publishes Summa Theologica, which becomes the best of four official Catholic dogma. So itong 1274. Sa year 1305 naman, arrival papacy to Rome is established in Avignon, France. And then sa year 1478 naman, the Spanish Inquisition. Ito yung pinaka-issue naman natin, mga kapatid, no? Yung tinatawag natin Spanish Inquisition. The most notorious of the Inquisition instituted to suppress heresy
is founded by King Ferdinand and Queen Isabella. Yan, sa Spanish Inquisition na nangyari sa year 1478. Pero, mga kapatid, regarding this history naman, ay meron naman tayong clarify dito. Wala pong kinalaman yung simbahan sa pagpapatay po, no, sa mga tao noon. Yung ginawa po ng simbahan, yung Holy Inquisition naman na tinatawag natin, iba yun kasi, Spanish Inquisition, government po yun. Holy Inquisition naman, ito yung pag-iimbestiga sa pangyayari, no? And in the year 1570 naman, mga kapatid, Martin Luther initiate the Protestant Reformation in Germany. So, ito na yung father of Protestantism, si Martin Luther, in 1517. So, the Reformation in Germany by republishing his 95 theses criticizing clerical abuse. Yan po. In year 1562 to 98, Catholics and Protestant waged in France known as the Wars of Religion. Yan. Dito na nag-umpisa na yung meron na mga Protestante. This is because of Martin Luther. Tingnan po natin yung time frame. During these times, no, from 1478 down to 30 to 36 CE, no, kung saan na itatag ng ating Panginoong Jesucristo yung simbahang Katoliko, ay wala pong Protestante doon. Dito lang nag-umpisa kay Martin Luther, which ito yung pinaniniwalaan, father of Protestantism. And 17th and 18th century, si John Wesley found the Methodist movement and other Protestant churches emerged in Europe. Yan. Itong John Wesley na ito, yung malaking Protestantism na nagawa o ginawa sa pamamagitan nitong ni John Wesley. So, pero nag-ugat pa rin ito kay Martin Luther. Yun, siyempre rin yung pinakaunang naging Protestante sa simbahan. Pag sinabing Protestante, ibig sabihin hindi siya po original na church. Protestant nga siya. And then in the 1925, the Scopes Monkey Trial fails evolutionary theory against the biblical creation. Eto, silipin natin mga kapatid, yung sinasabi dito sa, kung napansin natin mga kapatid, may binanggit kasi dito tungkol sa Nicene Creed. Kaya nga, merong kalituhan kasi yung simbahan natin, gumagamit ng apostles in Nicene. Ano ba talaga? Eto, sa Catechism of the Catholic Church 325, the Apostles' Creed profess that God is creator of heaven and earth. So yung Apostles' Creed pala ay ito ay nagpo-profess, no? Tayo nagpo-profess dito that God is the creator of heaven and earth. While ito namang Nicene Creed makes it implicit, ibig sabihin pinapaliwanag pa ito, kina-clarify that this profession includes, na ito yung pinaliwanag pa na meron palang include dito yung nakikita at mga hindi nakikita na nilikha ng Diyos. At kung papansin natin mga kapatid dito kanina sa graph na ito, basahin natin ano yung content nito. Tingnan natin. Kasi ito, na-highlight natin yung Roman Catholic Church, which is nagsabi ko kanina kung sino ba yung Christian na sinasabi o binabanggit dito. Kristiyano talaga yan na Katoliko. Yan. Basahin natin. Christianity sa page 202 takes its name from the Greek word Christos, a translation of the Hebrew word for Messiah or Anointed One. This title was given to Jesus or by the Jewish sect who considered him to be the Messiah. The Savior prophesies in the Tanakh, the Hebrew Bible, and the Son of God in human form. Christians believe that Jesus' arrival on earth heralded a new covenant or New Testament with God that followed the Old Testament covenants between God and the Jewish people. The main beliefs of Christianity are based on the life and teaching of Jesus,
as recorded by his followers in the 1st century CE in the Gospel. Gospel meaning good news. Pag sinabi natin Gospel, ibig sabihin good news yan. The epistles or letters of the New Testament. Christians give great significance of the story of Jesus' crucifixion, resurrection, and ascension to heaven. It is the central belief of the Christianity that Jesus suffered, died, and was buried before being resurrected from the dead in order to grant salvation to those who believe in him, and that he then ascended into heaven to rule alongside God the Father. Implicit in this belief is the acceptance that Jesus was, as the Son of God, God incarnate, both human and divine, and not merely a prophet. Ito, pansinin natin. This lead to the concept of the Trinity, that the one God exists in three distinct forms, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ito, mga kapatid, yung pinakakatotohanan pa. Meron kasi hindi naniniwala sa Trinity. Pero yung totoong Kristiyano pala, naniniwala sa Trinity. Ayon dito mismo sa The Religions Book, page 202. Yun, nabasa natin. Then, the life of Jesus also provides a framework for the rituals of Christian worship, the most important of which are known as sacraments. Ito pa. The life of Jesus also provides a framework in rituals of Christian worship. Ano itong ritual of Christian worship? Sabi dito, the most important of which are known as. Yung pinaka-importante, yung tinatawag na Christian worship, ay tinatawag na sacraments. Take note, for all who claim that they are a Christian, meron ba kayong sacraments? Ano yung sacraments na yan? Especially significant are the sacrament of baptism and the Eucharist. Ito ay nasa Roman Catholic Church, mga kapatid. The taking of bread and wine as Jesus instructed his followers at the Last Supper. Yan, yung ginagawa sa simbahan natin. We commemorate the Last Supper. And during the consecration, yan ay nagpapakita ng sinabi ng Panginoon na do this in memory of me. Yan. Others include confirmation, holy orders, the ordination of ministers, confession, the anointing of the sick, and the matrimony. Although not all these are accepted by every Christian denomination. Yan. Although, yan, hindi yan bias ha, patas yan. Although, yung iba, hindi tinanggap ng Christian denomination. Pero, take note, yung Christian worship na ritual of Christian worship ay sacraments po yun. No? Importance, the most important, yung sakramento. Especially, no? Special pa pala itong baptism, Eucharist. Oh, Eucharist, the taking of bread and wine as Jesus instructed his followers. Yan. Then, following sacraments, kasi sa atin, 7 sacraments yan, to be exact, no? Then, ito pa, yung karugtong, persecution to adoption. From its beginning in the Roman and Judea to its status as the religion with most adherent in the world today. Christianity has shaped the culture of much of Western civilization. The early Christians were persecuted by both Jewish authorities and the Roman Empire. Yan. And many were put to death. Nevertheless, the faith persisted. Ito naman, binibintang sa Roman Catholic Church. Iba po yung Roman Empire sa Roman Catholic Church. Kasi nakita natin kanina sa time frame, no? Doon sa pinakita nating time frame ay mga sa noong year 313 pa bago na naging public yung Christianity through si Constantine. Yan. Kaya nga before that year, mga 312 down, they are persecuted. Kaya nga hindi pa sila lantaran. Pero nung dumating yung year na yon na na-recognize na ni Constantine yung Christianity, ay talagang lantara na yung kanilang pagsasamba, yung pag-perform ng Eucharist, lantara na po mga kapatid.
And sa page 203 naman, under the leadership of early church, gradually Christianity came to be tolerated by Roman leaders. And after the Council of Nicaea, where a universal Christian creed was agreed. So universal Christian creed, that is the Nicene Creed. So sino po yung may Nicene Creed? Yung Roman Catholic Church po ang gumagamit ng Nicene Creed. It was eventually adopted as the official religion of the Roman Empire, no? Naging official religion ito ng Roman Empire before the Roman Empire persecuted the Christian which Christ built or founded. In the year 380, the Roman Empire officially na inadapt na yung relihiyong Kristiyano, Kristiyanismo. From then on, Christianity became the powerful force in the political and cultural life of Europe in the Middle East. Its influence spread rapidly, no? Mabilis na lumaganap yung impluwensya ng simbahan ng Kristiyanismo and produced such thinkers of Augustine of Hippo. Yung naging bunga niyan si San Agustin ng Hippo. Na kung titingnan natin mga kapatid, Katoliko po siya. No? A convert to Christianity who integrated Greek philosophical ideas into the doctrine. With the decline and fall of the Roman Empire, power in Europe moved to the popes. Yan. So, hanggang sa yon, who were considered the natural successor of the apostles and the first bishops. Yan. Hanggang sa nakita talaga nila na itong Pope ay talagang successor talaga ito nagmula kay San Pedro na nagmula din sa ating Panginoong Jesucristo, Vicar of Christ. In the 11th century, a split in the church over papal authority. Ito, 11th century ay nangyari yung separation ng Western and Eastern Church. The so-called Great Schism divided Christianity into the two distinct branches. Ano yon? Yung tinatawag natin na the Western, which is the Roman Catholic, and the Eastern, which is the Orthodox. Christianity also faced the challenge from the Islamic Empire from the 8th century. Grabe, no? Grabe pa yung pinagdaanan pala ng mga Kristiyano noon sa Islamic Empire noong 8th century. And through the 12th and 13th century fought a series of crusades to recapture Jerusalem from the Muslims. Ito po yung sinasabi ko kanina, no, na ginawa po ng Kristiyanismo na kinuha muli yung area doon sa may Jerusalem na kung saan ay inagaw kasi yun, no, ng mga Muslims. Ito naman, sa church power naman tayo. The Catholic Church retained its influence in Europe in its dogma, dominated learning and culture throughout the Middle East ages. Philosophical and scientific ideas were often as heretical, and even the great Thomas Aquinas found his application of Aristotelian reasoning to Christian theology. Initially condemned, only centuries after his death was it adopted as the official Catholic dogma. The Renaissance of the 4th and 15th centuries heralded a new challenge to the authority of the Church in the form of humanism in the beginning of the scientific golden age. The revival of interest in classical learning prompted criticism of the Catholic Church, and the Protestant Reformation was triggered by publication of Martin Luther. Yan. Dahil talaga sa kay Martin Luther, sa publication ni Martin Luther ng 1995 theses na ito, talagang pumutok yung Protestantismo, no? Lumaganap talaga yung Protestantismo dahil yan kay Martin Luther in 1517. Protestantism began to flourish in Northern Europe and paved the way for new Christian denominations of the roughly 2.5 billion Christians worldwide today. Sa overall 2.2 billion Christian, around of a third of the world's population, one third ng population,
more than half are Catholic. Yan, napaka lawak ng sakop ng simbahan natin kasi ito yung original, ito yung tunay, ito yung totoo. Roughly one-third are Protestant, no? Yung mga nag-separate sa simbahan, yung gumawa ng kanilang sariling simbahan. Yung iba naman, yung natitira, yung mga Orthodox, yung schism. At yan po, no, mga kapatid, yan po natin napakita, napatunayan po natin na yung Roman Catholic Church ay tatag talaga, no, ng ating Panginoong Jesucristo. Even the history can say, no, ito ginamit natin yung the religion's books, the Britannica Concise Encyclopedia, at yung Wikipedia. No, tatlong reference po yung ginamit natin which nagpapatunay at nagpapatotoo. Natotoo talaga na dapat talagang paniwalaan itong ating simbahan na tatag ng ating Panginoong Kristo. At yan po, nagtatapos yung ating napakagandang topic, no, sa pagkakataong ito. At bago po tayo magtapos, ay gusto ko po munang pasalamatan ang lahat po nating mga kapatid. Mula po kay Melanie Mateo, Aldrin Rulan, Roberto Roberto, David John Dilema, Queenie Grace Robert Sorban, Vicente the Third Rojo, Jerry Diaz, Cuneberto Retarino, Jose Cariel, Jennifer Aranico, Cesar Torrefranca, Joseph Gildore, Ermelinda Batalon, Claribel Lee, Raymond Marquez, Felix Tura III, Matthew Aldovino, Marilyn Pitong, Sinayda Warena, Janina Ostares, Perla Albao, Judith Velasco, and Anki Rica Mercado, Florencia Valdez, Edgardo Muzambo, and then yung Catholic Prayer Warrior International, si Nido Muñego Castro, si Kate Calvo, and then yung Anonymous from Middle East, si Sister Nieves Francisco, Ronnie Reyes, sina Brother Jando, Brother Wendell, Father Reverend Father Darwin Gitgano, at sa lahat po ng mga punto por punto supporters, at sa lahat po ng mga kakaps natin. Maraming salamat po at nawa ay pagpalain po tayo ng ating Panginoon.